with a smile. Hi guys, good evening. Welcome back. So, ang pag-uusapan naman natin today is about braces. Magkano magpa-braces? Masakit ba magpalagay ng brace? So, ayun. Kasi nga, total, naka-braces din naman ako. Share ko na sa inyo kung ano ba yung feeling and yung mga question ka din before, sasagutin natin ngayon. Kung ikaw ay isa sa mga nagbabalak magpa-brace or may gustong ipaayos sa teeth mo kaya ka magpa-brace para sa itong video na to. So, let's start! Unang-una po yung braces, ginagawa yan or pinapabit natin siya para meron tayong, para maayos kung meron man tayong mga sirang ngipin. Just like me, hindi naman totally sira. Hindi siya align or meron tayong sungki. Ako kasi may sungki ako. Yan yung picture ko nung sungki pa ako. Mag 1 year pa lang yung braces ko sa October. Kakapalagay ko pa lang niya last year. Kasi nga, may sungki ako. So, yun yung gusto kong maalis. So, first question ko, yung price, syempre, kung mahal ba? Actually, yung price, depende siya sa pagagawaan ninyo. Depende sa dentist, depende sa kung anong, kung saang clinic. Pero, advice ko lang, syempre, dun kayo sa registered, sa mga dentist talaga. Huwag kayong magkungkani-kani na lang magpakabit. Siyempre, ngipin yung nakasalalay dyan. Yung unang clinic na napuntahan ko, parang binigyan niya ako ng code kasi tinignan niya yung ngipin mo. Depende kasi yung sa lagay ng teeth nyo. Hindi siya depende sa kung basta ilalagay lang, ganun. May price, hindi ganun. Kung sobrang daming aayusin, malamang mahal yun talaga. Ang sa akin, nag-down ako ng 12,000. Yan na, ginawa na yung ano ko, sinukatan ako. Unang-una, susukatan ka ng dentist mo. Kasi kailangan makompare nila yan dun sa before and after mo. Kung may nagbago ba, kung may gumalaw na bang mga teeth. So, susukatan ka. Yung pangsukat, alam nyo yung, hindi ko kasi alam tawag dun, parang clay siya eh. Igaganan yun dito sa teeth mo. Isasalampak yan dyan. Na ako kasi nasuka ako. Yung feeling kong masusuka ako kasi nga ganun, salpak na salpak siya doon. Kailangan kasi masukat yung buo, yung gilagid mo kasama yan hanggang dulo. So feeling masusuka ka kasi sagad doon sa dulo yung sukat niya. Ay, parang clay na sinasabi ko. Yung tumitigas siya. Ah, basta yun na yun. Tapos, kung nagpasukat ka na sa dentist mo, yung sa akin kasi, pina-advise niya pa rin ako na magpasukat sa iba. Doon naman sa SM North yun, sa may Lapids. I remember Lapids at, wait. Ito. Ayan. Lapids Dental Center. So, dyan ako nagpa-x-ray. Yun. Yun pala, hiningan ako ng dentist ko ng x-ray. Tsaka ng panibagong sukat. So, may sukat na sa dentist ko. May sukat din ako dito sa may R-Lapids. Lapids pala. Ano? R-Lapids. Chicharon. Lapid Dental Center lang pala. Ganito yung itsura niya. Yun, pipicturan ka din pala. Cover ko si... Yan. Pipicturan nila yan. Yung teeth mo. Kung anong itsura. Tapos yan. Kung paano yung smile mo. Yan. And yan. Nakatagilid. Nakaharap. Nakangiti. At saka hindi nakangiti. Tapos ifo-focus din nila. Ayan. Yung bibig mo. Ganyan. Yan. Diba? Ganyan yung hinihi sa akin nung dentist ko bago kami magkabit ng braces. So, pagpunta ko pa lang doon, 1 week pa lang, nung nagpa-plano pa lang ako, nagtatanong-tanong lang ako sa mga may braces.
masakit ba talaga? Mahirap ba talaga kumain? Anong gagawin? Paano kinakabit? Eto namang siraulo kong friend. Si Miko. Sabi niya, tutusukan daw ako ng anesthesia sa gilagid. Nayupak na yun. Tinatakot lang pala ako. May pagtusok. Wala namang palang pagtusok na naganap. So, wala naman. Wala namang injection keme-keme. Nung kinabitan ako, syempre pinapili ako kung anong color yung gusto kong ilagay. Since first time ko nga, wala akong idea kung anong bagay, kung anong maganda. Ang ginawa ko, yung clear lang. Yun lang yung pinili ko. Once na kinabit na yan, dun mo ma-feel na parang hindi siya masakit, pero ma-feel mong sinisikipan yung nasisikipan siya kasi nga inaano yung teeth mo. Basta parang nararamdaman mong masikip, pero hindi masakit. Yung masakit na feeling, mararamdaman mo lang yun. Siguro, kinabukasan. Kinabukasan, ang sakit na te. Ang sakit talaga te. Hindi ako makakain. Totoo yun, hindi makakain. Ang nangyari, kahit noodles, hindi ko makain. Ang ginagawa ko na lang, hindi ka kasi makanguya eh. Yung oatmeal, biniblend ko na lang siya. Nahaluan ko ng, yun, mga banana, ganun. So, biblend mo para ano na lang. Iinumin mo na lang. Kasi wala kang choice. Ang sakit kaya, tinry ko yung noodles, hindi ko talaga kaya. Kasi mga nakakain na yata ako, ano, I think magto 2 weeks na ako bago ko na na-carry na kumain ng mga solid food. So, bawal pa talaga ako sa matigas. Mga matitigas na like mga mangga, mga apple, yun, bawal. Tapos yun, punta naman tayo sa binabayad ko monthly. Yung binabayad ko monthly, 1,000 siya. Tapos, nagbabago pa yun kapag may natanggal akong bracket. Ito yung bracket, diba? Pag natanggal yan, panibagong bayad. May bayad siya. So, kung natanggal, nawala, mas malaki yung bayad. Kung nasa iyo pa yung bracket, may bayad pa rin. Pero, depende sa dentist mo kung magkano yung bayad pag natanggalan ka ng bracket. And, ayun, yung balik ko every 21 days. Tapos, syempre, hindi ka pa sanay sa una. Kaya, ang mangyayari, parang natutuyuan ka ng lips, gagawin mo, i-wet, magwa-wet lips, magaganan ka. Ako naman, medyo hirap pa ako, kaya pag next smile ako, ganito, pag binalik ko siya, ginagan ko. Kasi parang sumasabit eh, kaya ang tendency ginaganan ko. Sa ibang friend ko, parang tumagal sa kanila ng ilang years. Merong 4 years, merong 3 years, 2 years. Depende sa aayusin sa teeth mo. Palagay ko sa akin, matatagalan. Lagi kasi ako natatanggalan ng bracket eh. Nga pala, kung nabalitaan, I mean, napanood niyo yung sa Jessica Soho, yung mga DIY braces. Naku, don't try na. Kung merong mga magagandang feedback na sa kanila, maganda, tapos nainganyo kayo, wag na. Kasi nakita niyo yung nangyari dun sa isa, di ba? Nabungalan siya ng 4 na tanggal yung sa harap niya. Kasi parang umano ata, umangat yung bracket niya ng wire. Pinagdidikit lang nila yung tube glue ba yun? Kakaloka! Basta huwag kayong mag-DIY braces. Naku, delikado. Aligaan niyo yung teeth niyo kung gusto niyo talagang magpa-braces pag ipunan niyo. Meron ako nakikita minsan na 5,000 yung down. Sa mall ata yung 5,000 yung down, then 1K yung monthly. Pero laging nilalagay nila doon, depende sa situation ng ipin mo. Yung kung paano ba gagawin, mahirap ba yan or madali lang. So, yun. Lagi nilang nilalagay na ganun. Sa pag-toothbrush naman, same lang din. Hindi ka nga lang pwedeng mag-taas-baba na kasi may wire. Ayan, may wire siyang ganun. So, ang toothbrush mo niyan, pag-ganun. Pag-ganun na siya. And, itong first time ko mag-toothbrush with braces, ingat na ingat ako kasi feeling ko, matatanggal silang lahat. Kung bagong lagay lang, tapos masakit pa, mas maiging pumili kayo ng toothbrush na
yung malambot, soft bristles lang para hindi ma-hurt yung inyong ipin. Nasakit kasi siya talaga sa una kasi nga nagalaw yung teeth mo na higpitan, ganun. Tapos nga, ayun na, sa color naman, ang magandang color na mga na-try ko na, yung dark green, violet, red, and silver. Ayan, yan yung four na magagandang colors. Violet, silver, yung dark green, red, yun. Pero pinag-uulit-ulit ko yung violet ito. Ayan, violet. Dark na violet. Ay, ayun. Speaking of braces, nung una, yung S ko, S, medyo okay na siya ngayon. Yung una kasi, parang yung teeth ko nag-forward siya dyan, paharap, ganyan. Ito, may awang siya. So, yung dati ko, medyo malaki yung awang niya. Kaya yung S ko, sumisingaw. Esh, ganun, singaw siya. So, hindi pala yun nag-iinarte yung iba. Talaga palang hindi nila mabanggit masyado yung S. Baka kasi same nga na situation ko na lumalabas yung hangin kasi ang laki ng uwang dito. Ngayon medyo na ano na sa akin eh, na ipa-forward back na ng konti. Forward back? Ano na ng konti sa likod. Ta! Hindi ko ma-describe. Ganyan. Konti na lang yung uwang niya. So yun yung dati kasi ang laki nung ano sa akin kaya hirap na hirap ako mag-pronounce ng S. Tapos sa SSS pa ako nag-OJT. Hindi ko maitanong kung ma'am ano pong SSS number nyo. Kasi nga yung S ko, SSS, baka isipin ng mga member na nagbabayad ang arte-arte ko. SSS. So hindi siya sinasadya, talaga palang may time na ganun. Kala ko kasi nung una, arte-arte lang yung mga may braces. Tapos yun pala, ako din. So, yun nga, kung may nakalimutan pa ako, paki-comment down below na lang. And, remind ko ulit kayo na please subscribe to my channel. And, yun lang po. Thank you!